For today's video mga kalikot, may ayusin tayong Astron stand fan electric pan. So, ang problema nito, try natin. Ayan, plug na natin siya. Hindi siya gumagana. Try natin testerin. Ayan, naka-ohms tayo. Wala ring reading sa ating tester. So, siguro may problema sa kanyang motor. So, check natin mamaya mga kalikot. Kapag nagustuhan nyo yung ating mga video, pindutin lang ang subscribe button at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang ipalong ating Facebook page. So, huwag na natin patagalin guys. Kalikutin na natin siya. Tara! Baklasin muna natin mga kalikot kasi natester naman natin kanina tapos na-plug na rin natin. So, hindi gumagana yung kanyang motor. Baklasin muna natin siya mga kalikot para makaporma tayo. Testerin muna natin mga kalikot yung kanyang power cord. Check natin kung hindi siya putol kasi mamaya binaklas natin dito. Dito pala yung may problema sa kanyang saksakan. Ayan, so may reading naman sa ating tester. Saan yung isa? Ayan. Ayan, so okay naman. So ibig sabihin buo yung ating power cord. Bago nyo baklasin mga kalikot yung motor, kailangan check muna natin yung mga wire nya. Baka kasi may putol siya, dito lang nagkaroon ng problema, tapos binaklas natin, doble trabaho tayo. So, kailangan step by step yung pagkagawa natin or pagka-troubleshoot natin. So, okay itong ating saksakan or power cord. Testerin din natin yung wire nya dito sa may switch na papuntang motor. Baka dito nagkaroon din ng problema sa kanyang switch. Baka mamaya wala palang contact itong kanyang switch. Ayan. So walang reading sa ating tester. So ibig sabihin doon nga sa kanyang motor ang may problema. Ayan. So, baklasin na natin dito sa kanyang motor kasi na-check na natin yung mga wire, okay naman. Ang diskarte dito mga kalikot kapag kalawang yung nandito sa harap na shafting, ito yung una nating babaklasin sa harap na casing para hindi mapano yung ating motor. At saka, hindi natin ito pwedeng hilain dito kasi baka magasgasan yung ating bushing. Kasi puro kalawang na yung shafting niya. So, dito lang natin tanggalin. Ayan. Bago natin tanggalin itong kanyang motor. So, kailangan naka-free yung ating mga wire. At tanggal na rin natin yung capacitor. Ayan. Para mahugot natin yung buong stator. Ayan. Mukhang okay pa naman yung... Ayun. Ano to? Nako. Ayan. May problema na sa kanyang motor. Ayun. May sunog din siya dito. Ayan. May kon siya. Oh. Spot. Hindi kaya nasunog to. Hindi ko alam kung napaano. Pero parang wala namang bakat na natamaan ng matalim na bagay. So, dun sa loob, ayan o, maitim. Mukhang nasunog nga. Wala na tayong magagawa dito, guys. Papalitan na to ng buong winding. Sayang. Ayan, pati pala dito, parang nagka-carbon. Parang malapit ng maputol. Ayan, putol na nga. Hindi kaya aluminum to. Malalaman natin yan kapag kinating natin dito kasi dito sa probinsya namin swapping yung ginagawa ko, swapping ng stator.
Tapos buo na yung winding na ibibigay sa'yo. Pero parang nagkukon kasi siya mga kalikot. Nagka-carbon. Parang abo. Ayun, naputol na. So parang aluminum to. Kiskisin natin. Try natin kasi sira naman na itong winding niya. Try natin baka aluminum siya. Ayun, pumuti. So confirm. So ibig sabihin guys, aluminum to. Ayan oh. Pumuti na siya. So mabilis uminit tong ganitong motor. Ayan oh. Pumuti siya mga kalikot. So ibig sabihin aluminum itong kanyang winding. Kaya pala kwan naglalagas, nag-aabo yung mga connection niya. Tapos bigla na lang mapuputol. So wala. Ayan oh. So ganyan mga kalikot kapag aluminum yung ating winding sa ating electric fan motor. Ayan oh, puti siya. Kapag pure tanso kasi yan, kapag kiniskis mo, dapat makinang lang siya pero parang tanso pa rin. Ito kasi puti na talaga oh. Ibig sabihin aluminum siya. Palitan natin ng pure copper. Pero tanungin ko muna yung may-ari kung papalitan niya or papaayos niya pa. Dito sa amin kasi 250 ito. Ewan ko lang kung tumaas na ngayon kasi medyo matagal na rin akong hindi bumili ng motor. Pero dati guys 250 dito sa La Union. Tapos check rin natin guys yung kwan, bushing shafting niya. So ito mukhang okay pa naman. Ayun, parang may alog na rin sa kanyang bushing shafting. Pero check ko muna mga kalikot, tapos kausapin natin yung may-ari kung anong decision niya, kung papalitan ba ng motor. Kasi ito yung importante mga kalikot, yung kanyang motor. Ay, siya nga pala, check natin yung kanyang fuse. Nasa labas lang yung kanyang fuse. Para ma-check natin kung bumigay yung kanyang fuse or yung mismong winding niya yung bumigay. Open na rin to kasi uminit itong kanyang motor. Pero try lang natin. Ayan, ito yung kanyang fuse. Or putulin na natin kasi sira naman na itong kanyang motor. Ayan. Parang mas matibay pa yung fuse niya kaysa sa winding ng kanyang motor. Kasi aluminum lang siya. Mabilis lang kasi masira or maputol yung aluminum kapag yun yung ginamit na winding. So ito guys, yan. Ayan siya mga kalikot oh. So buo yung ating fuse, ang bumigay mismo yung kanyang winding. Kapag ganun, napakadelikado kapag aluminum yung gamit natin na motor sa ating mga appliances. Yan. So ganito ang aluminum. Dapat niyan, kapag pure copper siya, pag kiniskis mo, hindi nawawala yung pagka-copper niya. So it's a fake. Bale, update ko na lang kayo mga kalikot kapag kung ano yung decision ng may-ari, kung papalitan namin ng motor. May dalawa tayong motor na example mga kalikot, na grinder na natin siya. Yung bandang kanan mga kalikot na puti yung kanyang winding, yan po ay aluminum. Yung bandang kaliwa naman natin, yan po ay pure copper. Ganyan mga kalikot yung kaibahan ng dalawang motor. The next day. Update tayo mga kalikot. Nakabili na tayo ng bagong motor ng electric fan na inaayos natin. So ngayon, assemble na natin siya mga kalikot. Bali, linisan ko muna siya guys ng gasolina. Tapos ito, hindi na natin tanggalin sa kanyang bushing kasi kinakalawang na siya mga kalikot. Ayan o. Kapag tinanggal pa natin to, baka magasgasan lang yung ating bushing, masisira pa. So hugasan na lang natin siya ng ganito or linisan natin na ganito kasi malagkit na siya dito sa front bushing niya. Linisan ko muna siya mga kalikot tapos assemble na natin. 2,000 years later. Natapos na natin siyang nakliningan. Ayan, malinis na lahat. Tapos nilinisan ko na rin guys yung kanyang gearbox kasi masyadong malapot na yung grasa na nakalagay. Pero lalagyan rin natin siya ng bagong grasa. Tapos ang lalagyan lang natin ng grasa yung kanyang gear. Ayan, lahat ng mga gear niya.
lagyan ko na lang siya ng oil, tapos salpak na natin yung kanyang motor. Yan, kapag may foam yung loob ng bushing natin, pwede rin natin lagyan yan ng oil para tumagal yung oil dito sa ating bushing shafting. So, ganun lang yung diskarte niyan, mga kalikot. Minsan, mga kalikot, baka nagtataka kayo na kung bakit hindi nyo mapasok-pasok yung ito dito sa butas. Yan. Kapag sinasalpak na natin yung motor or yung stator. Kumbaga, minsan hindi siya lapat dito. Ang diskarte niyan, mga kalikot, minsan kasi yupi yung pinaka-circle ng butas. Yan. Kaya ang hirap ipasok. So, ang ginagawa ko niyan, mga kalikot, kuha lang kayo ng long nose na ganito para mabilog natin ng maayos. So, iganyan natin yung butas niya. Yan. Minsan kasi yan, yupi. Kaya kahit anong pukpok nyo, ang hirap pumasok yung sa butas or dito sa ayan o, parang o-ring. Hindi siya makalapat ng maayos. So, ganun lang ang gagawin natin, mga kalikot, para maipasok natin siya sa butas. Tapos, yung mga wire niya, laging nasa likod dito, mga kalikot. Likod ng back casing. Yan, nakaganyan. Mabilis lang natin siyang maipasok kasi bilog na yung kanyang butas. Tapos yung mga wire niya, kailangan nakalusot dito sa bandang likod, left side. Yan. Pwede rin natin, mga kalikot, testirin or i-check itong kanyang capacitor. Ito pala, mga kalikot, 1.5 microfarad. So, kailangan ma-reading natin dito 1.5 din. So, ibig sabihin, mahina na itong kanyang capacitor. Oh. Naglalaro lang sa 728. Ayan. Dapat yan, nasa 1.5 sana. Palitan natin itong, mga kalikot, itong kanyang capacitor. Ito yung ipapalit natin. Ayan, Kumar. So, magandang klaseng capacitor na brand to, mga kalikot. Ito yung ginagamit ko lagi or binibili ko. So, i-check rin natin itong, mga kalikot. Ayan siya, guys. Oh. May reading siyang 1.5. So, ibig sabihin, okay itong ating capacitor. Ayan, oh. 1.5 microfarad siya. Ayan. So, kailangan ma-reading natin 1.5 or pataas. Ayan, 1.54. So, ito yung okay talaga. Ito naman, mga kalikot, yung sira yung sa kanya. May reading lang siyang, ayan o, kanina 700. Ngayon, bumaba na 680 something, ganun. Ayan, kahit baliktad rin natin. Ayan, 7. So, ibig sabihin, mahina na yung kanyang capacitance. Ayan o. Ito yung bago natin. Ayan, talagang 1.5 talaga yung reading niya. Diba? So, ito yung ikabit natin, mga kalikot. Kasi kapag kinabit ulit natin to, mahina rin yung ikot ng ating motor. Or yung kanyang starting. At saka kapag naghihinang kayo, mga kalikot, lalo na sa mga nagsisimula pa lang bilang technician or sa electronics, kung maaari sana iwasan yung makalanghap ng usok ng lid. Kasi parang mayroon atang vlogger din. Doon ata siya nagkasakit dahil sa paglanghap ng usok ng lid or itong soldering lid natin na panghinang. Kung maaari, iwasan natin siya
na malanghap or magmask kayo ganun. Or habang may hinihinang kayo, yan, hindi muna kayo maghuminga para lang maiwasan. Mayroon kasing isang vlogger din na yun daw sabi ng doktor dahil daw sa paglanghap ng lid. Siyempre, tama nga naman kasi chemical yung nalalanghap natin. So, baka magkaroon ng problema yung katawan natin. Tapos, nakabit na rin natin yung kanyang capacitor. Ayan, yung dalawang dilaw. Ayan, kahit na magbaliktaran yan, okay lang. So, assemble na natin siya sa kanyang neck. Nakabit na natin yung mga wire niya, mga kalikot. Yung dito sa kanyang isang line, yung kulay green. Tapos yung isang line ng galing sa ating power cord. Yan, dito nakakabit. Tapos yung 1, 2, 3 natin, ayan. Yung white natin, number 1. Yung 2 natin, black. Yung 3 natin, yung red. So, kabit ko na lang siya, mga kalikot. Test rin natin yung kanyang motor. Ayan, may reading na siya. Number 1 natin. Tapos number 2. Number 3. So, okay siya, mga kalikot. Check natin, baka grounded yung ginawa natin. Ayan. So, hindi naman siya grounded sa kanyang body. Na-assemble na natin siya, mga kalikot. Try na natin. Ayun! Ang mga ginawa natin dito, mga kalikot, pinalitan natin siya ng bagong motor. Kasi yung dating motor niya, aluminum. Kapag aluminum kasi, mga kalikot, yung motor ng electric pan, madali siyang masira. Tapos, nag-cleaning rin tayo, mga kalikot. Tapos, kinumpara natin yung motor ng pure copper at saka yung aluminum. Kaya kapag bumibili kayo, mga kalikot, ng mga electric pan or motor ng electric pan, mas maganda kapag bumili kayo ng electric pan yung branded na, kasi pag yung mga China made, hindi nyo alam kung pure copper siya or aluminum. So hanggang dito na lang yung video natin, guys, para dito sa ating stand fan electric pan. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago ka pa lang, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless ating lahat, mga kalikot. Bye-bye.